Hello mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay pag-uusapan naman natin yung tungkol sa tinatawag na release paper kapag isa kang OFW na kasambahay dito sa UAE. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po. At please don't forget to like, subscribe at pindutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. So gusto ko lang ipaliwanag kung paano ba makakuha ng release paper, kung sino ba yung qualified at ano ba ang ibig sabihin ng release paper. So mga kababayan, no, ibig sabihin po ng release paper, ito po ay isang acknowledgement or consent galing sa inyong employer. So makukuha mo lamang po ito kapag naisipan mo ng hindi mag-renew sa kanila, pero kailangan niyo pong tapusin yung kontrata niyo bago kayo maka-avail or makakuha ng tinatawag na release paper. Yung mga kumukuha po ng mga release paper sa kanilang employer, ayan po yung mga gustong magtrabaho o maghanap ng panibagong trabaho. So, kinakailangan talaga yung release paper para mas, anong tawag dito, mas mapadali yung paghahanap mo ng trabaho at para rin makapag-apply ka ng visa mo. Kasi once na hindi ka release ng amo mo, tapos bigla ka nakahanap ng trabaho, tapos wala ka pa palang release paper, is mahihirapan ka at hahanapan ka pa rin ng bago mong employer para may lakad na yung panibago mong visa. So yun, kakailangan mo siya kapag kukuha ka ng panibagong visa sa panibago mong employer. Pangalawa, ito din ay maganda at importanteng kunin kapag matapos mo na yung tawag dito, yung kontrata mo sa kanila. Dahil ito yung proof na natapos mo talaga yung kontrata mo sa kanila na pwede ka nang magtrabaho sa iba. So, hindi ka na nila oobligahin magtrabaho kasi nga ayaw mo nang mag-renew at pinigyan ka na ng release paper. So sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin kung bibigyan ba ng employer yung katulong nila kapag hindi nila natapos yung kanilang kontrata at gusto na lang umalis, tapos nangingi sila ng release paper, ang sagot po dyan mga kababayan is malabo po. Number one, kasi hindi mo pa natatapos yung kontrata mo. Number two is binibigay lamang po ang release paper once na natapos mo yung kontrata mo nang wala kang problema sa kanila. Or pwede din bigyan ka ng release paper in case na may mangyari sa'yo, serious problem sa habang ikaw ay nagtatrabaho, pwede kang bigyan ng amo o pwede kang i-release ng iyong employer. So hindi po pwede na hindi mo pa natapos tapos hihingi ka ng release paper. Pwede kang ibalik ng iyong employer sa agency mo pero hindi ka bibigyan ng release paper. So hahanapan ka ulit ng agency mo ng panibago mong amo. So mga kababayan, no, kung gusto nyong makakuha kayo ng release paper from your employer, might as well finish mo muna yung kontrata mo sa kanila bago ka kumuha or humingi ng release paper sa iyong employer. So huwag nyo po munang isipin yung trabaho sa labas or gusto nyo maghanap ng trabaho sa labas kapag hindi pa po kayo tapos. Kasi alam nyo yun, magugulo lang yung utak ninyo. Mag-focus muna kayo sa trabaho nyo ngayon at tapusin nyo yung kontrata nyo. So once na natapos nyo na yung kontrata nyo sa inyong employer, that's the time na hihingi kayo ng release paper at gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Pasukin nyo kung anong trabaho ang gusto nyo. But let me remind yung mga kabayan na sa panahon ngayon, hindi ganun kadali maghanap ng trabaho dito sa UAE. Marami po tayong kababayan na natatenga, nagkakaproblema kung paano sila makasurvive kasi nauubos na yung kanilang visa. Until now, hindi pa sila nakakahanap ng trabaho. So, yun lamang po at sana naintindihan nyo itong video na to. Maraming maraming salamat po and stay safe. God bless us all. Bye!